Hello guys, this is Blackman Moto again at muling nagbabalik sa panibago nating video. At pag-uusapan natin ngayon ang isa sa pinakamalakas na pang tricycle na mabibili natin dito sa Pilipinas. Yan ang Barako 1. Pag-usapan natin ng Barako 2 and Barako 3 na FI. Ano ba yung pinagkaiba na itong dalawa? Ano yung engine specification? Magkano yung presyo na updated sa panahon natin ngayon? Kasi halos lahat ng mga motorcycles ay tumataas yung presyo. Alamin natin. Then kung magkano po monthly amortization kung kukunin po natin ng installment. Pero kung bago ko pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe and click ang notification bell button upang update ka sa mga video na i-upload natin. So guys, ito nga pag-uusapan natin ng Barako 2 at Barako 3. Almost 2 decades na, no, na namamayagpag dito sa Pilipinas at talaga namang subok na ang Kawasaki Barako. Makikita naman natin kahit sa mga probinsya, ginagamit talaga ito pang pan-tricycle at talagang masasabi natin na pagdating sa lakas ng makina at sa tibay ay panalo-panalo itong Barako na ito. So unahin po natin ang sukat ng gulong sa unahan na may sukat na 2.7517. Same lang naman sila na sukat at tube tie pa din po yan, hindi pa ginawang tubeless, ano? Pagdating po sa kanyang suspension, siya po ay naka-telescopic fork suspension. At ang braking system po nila ay still naka-drum brake pa din. So silipin natin yung sukat ng gulong sa likod na may sukat na 3.0x17, tube type, braking system, still naka-drum brake. At ang kailapong suspension sa likod, same sila, no? May provision ng isang suspension dito. Doble na yung swing arm suspension nila. Pinagkaiba ng dalawang to yung kailapong sprocket set. Ito pong si FI o Barako 3 ay naka 1540-40, at ito naman pong si Barako 2 natin is maliit yung kanyang sprocket, 33 lang, oh. Nakikita ko 33 lang yung sukat ng sprocket niya, so medyo lamang sa arangkada itong si Barako 3 natin na fuel injected. Isunod po natin yung meter panel natin, ano? Same lang naman sila, makikita natin yan na dalawa po yung analog. Dito po yung ating fuel indicator, yung ating pong speedometer, din yung pong ating odometer. At dito po sa middle part, nandiyan po yung ating turn signals, left and right, neutral indicator, and then high beam indicator. Same lang naman sila na makikita natin, yung dalawang ito. Same sila na mechanical key. And then sa left portion, makikita natin dito na may high beam indicator, hazard, built-in hazard, turn signals, hindi yung ating pong busina. Sa right portion naman is same lang sila na may abang dito, ano? Dito po yung ating electric start. So walang pinagkaiba pagdating sa meter panel itong si Barako 2 at si Barako 3. Pagdating po sa kailang tangke, ito po yung nabago kay Barako 3 FI. Red design po yung kanyang shape ng tangke, ano? Kung makikita nyo naman, medyo bulky yung tangke, then maliit sa bandang dulo. Samantalang kung si Barako 2 natin is paliit, then palaki yung size niya. Same lang naman sila na 12 liters. Ano, nakikita ko naman doon sa mga review sa manual, 12 liters ang capacity. Ito si fuel injected natin is 12 liters din yung kanyang capacity. Then, sticker natin. Maganda yung sticker dito. Ano? Almost same lang naman pagdating sa sticker. May Barako 3 dito, may Barako 2 naman dito sa kabila. At silipin po natin yung kanilang headlight na ginamit dito, ano. So tingnan natin yung brand, I think Gold On HS1 12 volts 35 watts yung kanya pong headlight. Yan po ay hindi pa LED, ano, common bulb pa din. Kahit po yung kanilang turn signals at yung tail light ay common bulb. Then si Barako 3 naman, fuel injected, siya po ay same lang bulb type. At yung brand po ng kanyang ilaw is Philips HS1. So
ayon sa mga review na nababasa natin, napapanood natin, mas malinaw itong si Bracco 3 pagdating sa lakas ng kanyang ilaw. Ano? Ang engine specification po nito ni Bracco 2 ay siya po ay 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, at siya po ay 177cc. At nagbibigay po siya ng maximum power na 12.92 horsepower at 7,500 RPM. At maximum torque of 13.1 Nm at 4,500 RPM. Of course, siya po ay carb pa din, ano? Itong si Bracco 2 natin. At pagdating po sa fuel consumption, siya po ay nag-range sa 43 kilometers per liter. Then ang kanya pong speed, still naka 4-speed manual transmission pa din. Itong si Bracco 2. At ito naman pong si Bracco 3 FI ay may engine specification na 4-stroke, single overhead cam, 1-cylinder, air-cooled, at siya po ay nagbibigay ng maximum power na 13.6 horsepower at 8,000 RPM. So medyo malakas po yung power and torque itong ni fuel injected. Of course, siya po ay 12 liters pa rin yung kanyang fuel tank capacity at may 1.3 liters na oil capacity. Same lang naman silang dalawa pagdating sa tangke ng gasolina at tangke ng ating langis. And then, siya po ay same lang na 4-speed manual transmission. So, tingnan po natin itong fuel injected na Bracco 3, ano? Yung kanya pong pipe. Kung mapasin nyo, kulay black. At the same time, may cover tayo dito sa part na to. Yung ating angkasan, napiflip naman. Then, nakarubber naman yung ating sa driver natin. At isang bagay na nadagdag po dito is may down sensor na kung saan automatic po namamatay yung makina natin just in case tayo po ay matumba or maka-experience ng any accident. Yun po yung kagandahan dito. Medyo futuristic na yung features na nilagay dito kay Bracco 3 natin. Then, sa makina, wala lang carb. Unlike doon kay Bracco 2 natin na carb pa din. I think ito yung down sensor niya, no? Ito yung sensor na yan. At pagdating po sa kaila pong ground clearance, so parehas lang naman sila ng taas. As you can see. Alright. Na may ground clearance na 140mm. At may seat height na 775mm. So pagdating po sa kailang upuan, same lang naman sila nung haba, no? As I observe, same lang naman nung haba. Alam nyo naman, gawang Kawasaki is quality talaga yung upuan dito, no? Kahit mag-apat yung mga bakre dyan. So makikita naman natin sa mga probinsya, talagang may sinasakay pa dito. Hanggang dito ang sakay nila, eh. At talaga makikita natin yung tibay ng motor na ito. So pagdating po sa presyo ay alam naman natin na talagang halos nagtataas ang price ng mga motorcycles. Ito pong si Bracco 2 natin ay may presyo po na 90,000 pesos at siya po ay pwede tayong mag-down payment ng 5,000 at kung kukunin po natin ng 36 month, ma-monthly amortization po tayo ng 4,503 pesos. Alright, at ito naman pong si Bracco 3 fuel injected. Siya po ay nagkakahalaga, tiyanan, 95,900 pesos. At pwede po tayo mag-down ng 10,500 at magmamonthly amortization po tayo ng 4,526 kung kukunin po natin ng 36 months. Depende po sa inyo kung alin po dito yung type ninyo. Yung iba kasi, lalong-lalo na kapag subok na nila yung carb type, mas pipili nila yung carb type na Bracco. At yung iba naman, kung gusto subukan yung fuel injected, mas pagdating sa fuel consumption ay mas matipid, ay dito tayo kay Bracco 3 na fuel injected. At kung kayo po ay may mga katanungan, so ilalagay po natin dyan sa screen natin yung contact number. Kung gusto po mag-inquire ito sa Motor Trade, Gulang-Gulang, Lucena City, may tatlong unit po sila ito na Bracco 3 fuel injected. At the same time, unit din sila na available itong Bracco 2. Doon po sa mga owner ng Bracco 2 and Bracco 3 fuel injected, ay kung kayo po ay may mga suggestion or comment regarding sa review natin, ay ilagay nyo lang po dyan sa ating comment section for any additional info at upang makatulong doon po sa mga nagbabalak bumili ng motor na to. Maraming salamat po sa inyong panonood at this is Vlogman Moto again. Magpapasalamat po sa inyo lahat. Magkita-kita ulit po tayo sa susunod na video. Bye-bye! Ride safe! God bless sa ating